Kaya at kapanalig sa UBCSWCD, mga nagsimagtapos, mga magulang, kamag-anak, kaibigan, magandang hapon po sa ating lahat. Isang napakalaking karangalan po na si Dr. Judy M. Taguano, isang miyembro ng aming kaguruan sa Departamento ng Aralin, Pagkababaan niya at Pagkaulanan, ang katapagsalita ngayong hapon ito. Si Dr. Taguano o Ma'am Judy ay profesor at former chairperson ng aming departamento at kasalukuyang director ng University Center for Women Studies. Siya rin ay miyembro ng Program and Management Committee at Regional Council ng Asia-Pacific Forum on Women, Law, and Development. Si Dr. Taguano po ay nagtapos ng PhD in Philippine Studies mula sa College of Social Sciences and Philosophy dito po sa UP Diliman, Master of Arts in Public Administration Development Stream mula sa Carleton University sa Ottawa, Ontario, Canada, at Bachelor of Science in Social Work cum laude mula sa UP Diliman. Sa kanyang mahabang panahon sa akademya, napakarami na po niyang mga nilakala at inedit na publications at nilawang mga presentasyon sa usaping pangkababaihan, pangunyon, martial law, political economy, neoliberal globalization, at iba pa. Ang kanyang extension work ay napakayaman din. Ngunit may hindi po lamang ang oras na ibinigay sa akin para ipakilala siya. Noong nakaraang linggo, tinanong ko si Ma'am Judy, "Ma'am, paano kita yung makikilala?" Oo, joke lang po. Ang patawang sagot niya, sabihin mo, napakaganda, napakabait, at napakatalino. Pagpala pa niya, tumakas ako sa preso noong 1974 at hindi nahuli hanggang 1984. 10 years. Hindi siya kriminal. Naging political prisoner si Ma'am Judy noong panahon ng martial law dahil sa pakikipaglaban sa diktatura ng Marcos. Tinanong ko naman ang mga taga-army namin. Hindi ba sila? Anong mga pauri ang naiisip ninyo para ilarawan si Ma'am Judy? Ito ba mga sagot nila? Matapang, panaban, makabayan, makatao, at mahal niya ang army. Kabilang na dito ang mga public school teachers. Siya ay kasalukuyang chair ng Women's Committee ng Alliance of Concerned Teachers. Siya rin po ang founding national president ng All UP Academic Employees Union. Mahal niya ang mga estudyante. Huwag na huwag pong mag-uusapan ang anumang tuition fee increase sa harap niya. Magagalit. Pero napakabigat ng mga class requirements niya. At may motto siya para sa mga estudyante. Don't let your studies get in the way of your education. Mahalin ang Julia Colegio. Siya ay former director ng Research and Extension for Development Office for Redo at chair ng CSWCD Gender and Development Committee. Ginawaran siya ng sertipiko ng pagkilala sa natatanging kontribusyon sa gawain extension ng CSWCD at ang Outstanding Alumni Award ng CSWCD Alumni Association. Mahal niya ang Judy ang Universidad ng Pilipinas. Siya ay dating UP Faculty Regent, Chair ng UP Diliman University Council Committee on Faculty Welfare and Conduct, miyembro ng UP Diliman Executive Committee at ng mga komite ng University Council. Siya ay naging UP Diliman Centennial Professor of Chair at Distinguished Alumni Awardee para sa Gender Equality, Women's Empowerment ng UP Alumni Association. Mahal niyo ang Judy ang bayan. Siya ay co-chair ng Pagbabago People's Movement for Change at chair ng Ibon Foundation Incorporated Board of Trustees. Mahal niyo ang Judy ang bayan. Noong June 12, Araw ng Kalayaan, itong email niya sa akin. Bukas, Sabado, ko aayusin Nancy.
Magraraling araw ngayon sa Chinese Embassy at US Embassy. Virgilia Cagliuano, 96 years old, at nakatira sa Bacolod City. Sa isa sa kanyang mga papers, sinabi ni Mang Judy na unang pumasok siya sa UP Diliman bilang isang 15 taong prompty mula sa Negros Occidental, simple lang ang kanyang mga pangarap. Makatapos sa UP, makahanap ng magandang trabaho, pagmay-ari ng isang bahay, sa isang pribadong subdivision at maglingkod sa mga malalita at sa bayan. Bahay lang po, kompleto na. Ladies and gentlemen, it is an honor and privilege for me to introduce to you this afternoon's College of Indigenous Rights speaker, Dr. Judy M. Cagliuano. Baon para sa akin. No? Thank you very much. 18 pages yung aking buwan. Huwag kayo pa talaga. 16 points ang form. Dean Joyce Caragay, mga dating Ikano, mga kapwa faculty, Rex Administrative Staff, another loved ones and friends of our graduates, and of course our graduates for academic year 2014-2015. Militante at maalam na bagay sa ating lahat. We are honored by the presence of outgoing UP student Richard Neil Makuha from UPLT, but fought so hard for student rights and welfare in his 1 year as a member of the Board of Regents. Thank you, Regent Neil. And unfortunately, could not come because as a family activity, the incoming student regent, the student representative to the Board of Regents, will be coming from the College of Social Work and Community Development. The incoming regent is Pangalangan of the Department of Community Development. I completed my Bachelor of Science in Social Work in 1970, when the college was still an institute and our offices were located on the fourth floor of the AS building for Palma Hall. I was 20 years old then. 20, yeah? And I could climb those four floors with spring on my feet. But that was 45 years ago, and I am 64 years old now. So I'm also graduating like you when I retire from the university on July 31. In a sense, like you, dear graduate, I am starting a new chapter in my journey. I am glad that you gave me the opportunity to look back on where I have been in my life's journey and to share with you some reflections of a woman who used to be young and beautiful, but who is now just beautiful. At 65, I had selective recall, but I remember the songs that once coming to UP. UP kami mahal, what's that UP beloved? Alam niya ng ibang mga tatay at nanay niyo na kahinerasyon ko. UP beloved, our alma mater here. UPSCA was my first organization. And I can still remember the UPSCA song which starts with an army of youth carrying the standard of truth.
we are marching for Christ the Lord. I'm the song of the Petula Clark Hitchun downtown. I-google nyo. When you get home, downtown is such an amazing tune presented at Engineering Smokers by Generation 9A, which goes this way. Hindi mo nakakantahin, maawa ko sa inyo. But the lyrics, when you're alone and life is making you lonely, you can always go. You'll be papers of a feather all together discover this adversity, you be. Just listen to the rhythm of the ding-dong-dong carillon. You'll be dancing to the tune before the night is well gone. This is the place. The tales are much taller here. Oh yes, the jokes are more slick, and more students get kicked out of beauty. School of the brave and that, school of the brave and that, school of the brave and the freaks. Okay, you believe. But I'm not here to take you down memory lane. I already did, you know? To my time when there was only one university of the Philippines, and the rest were all colleges, and there was only one conclusion, and equal was only 5 centavos. And you wore mini skirts, and the men wore shirt jacket and pencil pants. Or that I get an incomplete and did not graduate on time because I lacked field work hours for my social work field work course, as I was busy attending the rallies of the first quarter storm of 1973. So I missed the historic April 1970 protest graduation. I am here to share with you my thoughts on our theme for today. Introduction sa reunion. Okay. Ang tema sa hapon ito ng pagkilala sa mga nagsipagtapos ng ating kolehiyo ay the taxi at the OECD. Magpalaya at mapanghamong pag-aaral at paglingkod. May particular na lugar ang ating kolehiyo sa akademya. Ang ating mga kurso sa gawain panlipunan o social work, ang kurso sa pagpapaunlad ng pamayanan o community development, ang kurso sa araling kababaihan at pagkaunlaran, o ang pinakabago nating kurso, ang doktorado sa kaunlarang panlipunan o social development ay may kumon na katangian. Lahat sila, undergraduate man o graduado, ay mga kurso na nagkukumbina ng scholarship at advocacy. Quote ko ito mula kay Dr. Amang Torres sa kanyang matagal na libro. Scholarship dahil may mga pamantayang pang-academico tayong sinusunod. May UCAT, may qualifying GWA para sa mga transferees. May patakaran, kaugnay ng retention grade, at may mga nakikitaw. Hindi ka magkatanggap ang cheating at plagiarism. At luminikasyak tayo ng mga thesis, dissertasyon, at naglalabas ng mga journals at iba pang mga publikasyon bilang ambag sa knowledge generation na isang tukulin ng universidad. Pero hindi nagtatapos sa akademikong pamantayan ng ating kolehiyo. Ang ating scholarship ay kakambal ng advokasya. Ang pagtitiyak na gumagawa tayo ng tindig at kumikilos sa mga usapin at isyo ng pamayanan, ng bayan, ng kapapatihan, kabataan ng iba pang sektor na marginalized sa ating lipunan, na malinaw sa ating na maraming kailangan baguhin sa lipunan, sa mga relasyon ng tao sa tao, sa relasyon ng tao sa kalikasan, at relasyon ng mga bansa sa ibang bansa. Kaya palagi ang kakambal ng pag-aaral ang paglingkod at pagkilos para sa pagbabago. Kaya nga ang pag-aaral at paglilingkod ang pataksi at WCD. Kaya ngayon ipahagi ko sa inyo ang ilang natutunan ko sa ating kolehiyo, Universidad at Lipunan, kaugnay ng pag-aaral at paglilingkod. Number one, mahalaga ang pagkaroon ng sense of history. History matters. Pass it on.
Kasay sayan, saysay, dinin, kwento at katuturan, story and relevant. Mahalagang mapalit-aralan ang ginagulan ng kasalukuyan. Dahil doon lamang natin magigyan ng pagpahalaga ang mga nakamit na pagbabago sa ating buhay at lipunan at kung ano pang kailangan natin paguhin. Halimbawa, anong kasaysayan ng ating buleyo? Bakit 50 years na tayo sa 2017? Pantan na ngayon, 800 pesos per unit lamang ang presyo ng ating mga master and horses. Habang sa ibang buleyo ng UP, 500 per unit na ang pinakamababa at umaabot pa nga ng 2,500 per unit sa iba. O bakit mayroong batas laban sa karasan sa kababaihan ng bata? O bakit may inutawan ng estudyante sa Board of Teachers? At paano nagkakilala ang mama mong taga-Launion at ang papa mong taga-Tikot? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay mga halimbawa ng kasaysayan may saysay. Ikalawang aral, next week. Ititest ko kayo pagkatapos ng ating speech. Ikalawa, collective action. Karoon ko na pagkaroon ng sense of history ay ang pagkilala sa kalamihan sa mga pakinabang at inanurin natin mga privileyo ay nakamit dahil sa kolektibo at sama-samang pagkilos. Hindi basta ay binigay ang representasyon ng mga estudyante sa DOR. Isa ito sa makilingan ng mga eskola ng bayan sa paglatang welga sa UP noong 1969. Tumindig ang mga graduate students at faculty ng ating koleyo bandang 2000 sa panahong inayaan ng administrasyong ni Menso sa mga koleyo na magtakdak ng kanilang ambisyon para sa mga kursong graduado. Tumindig tayo ng karamihan sa mga mag-aaral natin sa masteran ay mga nanginigol sa pamahalaan o sa mga NGOs na serbisyo ang pangunahing katagihan ng trabaho at mababa ang sweldo. Ang mismo pagtayo ng ating muleyo bilang Institute of Social Work and Community Development noong 1969 ay bilang pagpapatupad sa batas ng Republic Act 5174 na ipinasa noong 1967. Resulta ng labing at sama-samang pagkilos ng ating mga faculty, alumni, at mga kasuporta ng social workers. Siyempre, may mga exception din naman dito sa individual na nivel. Yung pagkakilala ng nanay at tatay nyo, o ang kasaysayan ng kanilang pag-ibigan, ay bali hindi bunga ng kolektibong pagkilos. Dahil maaari silang nakilala sa isang lakay sa Maynila. Pero maaari rin naman resulta ng pagkakilala nila sa Mundyola sa isang rally para hilingin ang Justice for Aquino, Justice for All, noong 1984. Pangalawa ay collective. Anong pangatlo? Ito yung aking alay sa inyo. Connect private troubles with public issues. History, collective action, connect private troubles with public issues. May koneksyon ang mga personal, pribadong mga problema sa pampublikong kalakaran at usapin. Maaari kong natutunan ito sa undergraduate course ko sa social work nang mag-field ako sa JPRC o Juvenile Domestic and Relations Court at ang trabaho ko ay gumawa ng case study ng mga batang may mga kasong pagnanakaw. Hindi pinanganak na masama ang mga batang nagkaroon ng kaso sa JPRC at alam niyo sa mga field ninyo. May issue ng kahirapan at kawalan ng mapitsong panlipunan para sa kanila. Hindi maiiwalay ang mga dinadanas ng ating mga kababayan tulad ni Mary Jane Diloto na sa traffic at ginawang drug mule sa issue ng kawalan ng trabaho ng mga mabubuhay sa ating bayan at sa labor and support policy ng pamahalaan. O sa kaso ni Jennifer Laude, ang transhuman na liplog ang ulo sa inundoro ng akusado si Joseph Templeton, isang Amerikanong sundalo. Ang kanyang pagkamatay ay hindi nagtatapos sa pagiging hate crime o pagkamuhi sa mga taong ibang binibining kasarihan at seksualidad, kundi nakaugnay sa Visiting Forces Agreement o PFA na siyang nagdala kay Templeton sa Pilipinas. Ang apat,
Okay, huwag kayo magalala, hindi ko 65. Pag-apat, class struggle. Never forget class struggle. Pagamat, nakapasok din sa mga pagsusuri ng iba't ibang disiplina, ang usapin ng social stratification ng class, kadalasan sa antasya ng one of the kuyong intersectionality grade. Sa labas ko matutunan sa aking pagiging aktivista at pakisalamuha sa iba't ibang komunidad ang centrality ng uli. Sa usapin ng paglaban sa diktadura ng panahon ng batas militar, mahihirap ng mga manggagawa, mga katutubo, mga magsasaka ang kumutkot at nagkarugas sa amin, mga eskola ng bayan na tumahak sa landas ng resistance o paglaban sa diktadura. Hanggang sa ngayon, sa kababaihan, mahihirap ng aktivista ko, kumukuha ng inspirasyon sa kanilang walang sawang pagkilos para mabago ang lipunan ng pagsitwasyon ng kababaihan. Halimbawa, si Nanay Kising nang sama ka na sa bagong silangan ng Laycea. Namamalas at kanyang katatagan sa kanyang mga pakayan na kumilos ka hanggang may nakaspas at samantalahin. Samantalahin ang lakas habang malusog pa ang pag-isip. Dugtong pa niya, kung wala akong namumula sa loob ng isang linggo, kini-question ko ang aking sarili. Nandikit ako sa kanyang tinungan. At kung may meron daw siyang pinagsisihan, nagsisi siya na 40 years old na siyang namulat sa pagmamahal sa bayan at kapuhin. Maraming bagay ang naghahapit sa ating edad, kasarian, sexualidad, ethnicidad, physical na kakayahan at kung ano-ano pa. Pero ano ang nagtitiis sa pinakamarami sa atin, sa ating lipunan? Oo, ang kategorya ng puri at partikular at turing nahihirap. Sila ang naghahangad ng pagbabago, sila ang nangangailangan ng pagbabago. Umaasa kong sa pag-alis ninyo dito, ang standpoint para sa mahihirap ay daladala ninyo. Panglima, solidarity, not charity. Ngunit pa man, bilang estudyante ng social work, malinaw na hindi maaaring charity ang perspektibang kagamitin sa pagkakaisa sa komunidad at pamayanan, lalo na sa mahihirap. Bakit? Dahil sa totoo lang, kung wala sila ang mga manggagawa at magsasaka, paano tatakbo ang ating lipunan? Saan galing ang ating pagkain, ang ating damit? Sino magtatayo ng mga bahay, ang maglilinis ng paligid, ang maglilipit ng ating basura? Saan ang universidad na ito kung wala ang mga manang at manok na nagtitiyak na handa masilip para lang na malinis ang mga kubeta, na ihanda mga vouchers at mga papeles? Sabi nga ni Eduardo Galeano, sa manunulat na makamasa na galing Uruguay na namatay nito ng araw April, I don't believe in charity. I believe in solidarity. Charity is vertical, so it's humiliating. It goes from top to bottom. Solidarity is horizontal. It respects the other and learns from the other. I have a lot to learn from other people. I have a lot to learn from other people. Kahit na may diploma kayo from UP, you have a lot to learn from other people. At ang solidarity na sinasabi ni Galeano ay ang solidarity para sa mga nobodies. The nobodies. Nobody's children, owners of nothing. The nobodies, the no ones, the nobodies, running like rabbits, dying through lives, screwed every which way, who are not but to be, who don't speak languages but dialects, who don't have religions but superstitions, who don't read art but handicrafts, who don't have culture but folklore, who are not human beings but human resources, who do not have faces but arms, who do not have names but numbers, who do not appear in the history of the world but in the crime reports of the local paper. The nobodies who are not born the bullet that kills them. Pang-anim, mga eskola ng bayan
ang galing nyo i-alay sa sambayanan. At ano ang kalagayan ng ating sambayanan? Sa bawang panahon na rito sa universidad, ang mga graduates na may bachelor degrees at ganoon din siguro sa mga working students natin na masterado at doktorado, isang pamulo ng Pilipinas ang tinatay nyo. Sino nga siya? Nawala ang wangwan sa kanyang panahon at nasa proseso ng pagpapasa ng isang batas na magtitiyak raw ng kapayapaan para sa ating mga kapatid na Muslim. Itinasa rin ang batas na nakaangad na magkaroon ng karapatan ng kababaihan sa kanilang katawan at ang karapatan ng mag-asawa na pumili ng nababagay sa kanila kaugnay ng pagpaplano sa pamilya. Pero hindi mapagkakaila at dumadami ang bilang ng mahihirap habang lalong lumayaman ang mga nasa itaas ng taksulok ang mayaman sa ating bayan. Dumarami ang walang trabaho at kung may trabaho man ay kontraktual, walang pagtaas sa sahod ng mga empleyado sa pamahalaan sa nakarang apat na taon. Pataas ang bayarin sa mga servisyo at ang kasamihan bawal magkasakit ay lalong emergency sa kasalukuyan. Hindi nanungkat ang kakulangan ng public transport habang tinaas ang bayad sa MRT at LRT. Mahaba ang listahan ng mga isyong pampulitika at servisyo sa kasalukuyan. Hindi nalabag ang mga paglabag sa karapatang pantao at patuloy na kukulong ang maraming itanggong politikal kabilang ng mga eskolar ng bayan. Pangulit mensahe sa inyo, mahal na pagsisipagtapos. Dahil eskolar kayo ng bayan, dahil graduate kayo ng UP, at lalo na dahil graduate kayo ng CSWCD, sana nabawasan, natatiyasan ng pagiging makasarili ng pangarap at ambisyon nyo na hindi na limitado sa inyong sarili at pamilya ang paghahangad ng maaliwalas at makayapang buhay. Na higit pa sa inyong pamilya ay pasaklaw ng inyong mga pangarap, pagsisikap at pagtitipon ang pamayanan. Ang ating mga kababayan na hindi nagkaroon ng pagkakataon na magkapuntong sa koleyo at lalo na sa UP, na kaunlaran na minimitin natin, ay kaunlaran para sa nobodies, para sa mahihirap. At handa tayong magkipagkaisa sa kanila para itindig ang karapatan para sa trabaho, lupa, nakabubuhay na sahod, kasalanan, pagbakas sa diskriminasyon, pag-isang tabi at karasan tungo sa lubos na makamit ang pagkatao at pagiging tao na may dignidad at kakayahang magluka. Kaya mga mahal na nagsipagtapos, umaasa ako na bubuhayin ninyo ang awit ng paglilingkod ng ating universidad. Humayos, itanghal, giting at tama, mabuhay ang pag-asa ng bayan. Mabuhay ang pag-asa ng bayan. Mabuhay ang mga eskolar ng bayan.